Hello, Basher Bells! This is Belle Ann here and welcome to my channel. For today, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-book ng online appointment para sa PSA. And kung bago ka lang dito sa channel ko, i-hit mo na yung like button dyan sa baba, mag-subscribe ka na rin at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Yung link ng appointment ay ilalagay ko sa description box sa baba. So, i-click mo lang yon and ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano mag-book ng appointment. So, pag na-click mo yung link sa baba, ito yung lalabas. Kailangan mo lang i-click yan. Yan. And then, dito yan mapupunta. Nakalagay PSA, Online Appointment System. And nakalagay dyan, step 1, choose the PSA CRS outlet where you would like to set an appointment. Step 2, provide your name, email address, and mobile number. Step 3, select the type of PSA that you would like to request. Step 4, choose the date and time when you plan to visit. Step 5, take note of the important details of the appointment. Double check your name, email address, and mobile number on the screen are all accurate. Step 6, you will receive a copy of your appointment slip via email. Step 7, go to your chosen PSA outlet on the date of your appointment. Be at the outlet premises on time or a few minutes earlier. And then, meron dyang mga privacy notice. Scroll mo lang yan pababa. And then, i-click mo yung I agree. And then, may lalabas dyan na important reminders. Basahin nyo na lang din. And then, i-click nyo yung next. After that, yan naman ang lalabas. Please specify the PSA outlet where you want to set an appointment. So, pinili ko is NCR and Muntinlupa. And then, ipapakita naman nila kung saan yung branch na dapat mong puntahan. Click next and lalabas, please provide your contact information for the appointment. So, kung ikaw yung pupunta sa appointment, name mo yung ilalagay mo dyan kahit hindi sa'yo yung PSA na kukunin mo. So, ilalagay mo lang dyan yung first name mo, middle name, last name, and ilalagay mo yung email mo. Kailangan dito yung working email kasi magsisend sila sa'yo ng one-time password or yung OTP. So, kailangan gumagana yung email na ilalagay mo dito and ilalagay mo yung mobile number mo. I-click mo yung I agree and then click next. Next is, magsisend sila ng OTP dun sa email address na nilagay mo. Kaya sabi ko, dapat working yung email na ilalagay mo dun kasi kakailanganin mo yung one-time password na isisend nila sa'yo dun. And itatype mo yan dyan and ikiklik mo yung verify. So, kailangan mong i-check yung email mo and then makikita mo naman yung email nila sa'yo from PSA. Kung wala dyan, i-check nyo sa spam. And ayan, pag inopen mo yung email, nandyan yung OTP. And yun yung number na itatype mo dito. Ilagay mo lang yung OTP dyan and then i-click mo yung verify. And ayan na yung lalabas. So, ayan, una ilalagay mo lang dyan kung anong certificate type yung kukunin mo. I-drop down mo lang yan and then lalabas kung certificate of live birth, marriage, senomar. Ilagay mo lang dyan. So, nilagay ko birth certificate. Next is ilagay mo kung anong relationship kung para sa'yo, self. Kung para sa asawa mo, spouse, father, mother, son, and kung ano man dyan, iselect mo lang. So, kunyari, para sa sarili natin, so self ang iselect natin. And automatically, lalagay na dyan yung pangalan mo. And ito, ikiklik mo kung gusto mo pa mag-add ng another certificate. Kung wala, pwede mo nang iklik yung next. Pag-click mo ng next, mapupunta na tayo dito sa schedule. Nakalagay dyan, please select your preferred date and time of appointment. So, pipili ka lang ng date and ito, puro full na siya. June 3, so try natin June 6, full na rin. June 7, puro full na siya. June 8, ayan, ito may bakante. Diyan ka pwedeng pumili ng time, kung anong oras mo gustong pumunta doon or kung anong gusto mong oras para sa appointment mo. Iseselect mo lang yung time dyan, yung date, and then ikiklik mo yung next. Pag-click mo ng next, ito yung susunod na lalabas. Ito yung mismong sa akin na. Please review the details of your appointment. So, i-check mo yung mga details na nandyan kung tama.
And then, i-click mo yung confirm. And then, yan lalabas. Appointment confirmed. And pag kinlik mo yung next, eto na, lalabas na yung iyong appointment slip. Pwede mo yung i-screenshot. I think tatanggapin naman nila. Pero mahaba yan. So, siguro makakadalawang screenshot ka dyan. And meron din dyang mga important reminders, which is kailangan mong basahin para malaman mo kung anong kailangan mong gawin. And sa dulo, makikita mo nakalagay dyan yung print appointment form. I-click mo lang yan. And then, madadownload mo na yung PDF file na pwede mong i-print para yun ang ipapakita mo dun. Hindi ko sure, pero parang pwede rin naman yung screenshot sa phone mo. Tatanggapin din naman yata nila. And andyan, pwede mo ring i-click and i-download yung mga iba pang form like health declaration form and birth certificate form. Pero pwede na rin hindi kasi bibigyan ka rin naman nila dun. So, meron pa akong isang video parang guide naman sa pagpunta dun sa mismong Ayala Mall South Park dito sa Muntinlupa, particularly ha. Kasi dun ako kumuha. So, meron akong video na parang guide kung paano yung step by step na ginawa ko sa pagkuha ng PSA. Sobrang bilis lang niya. And siguro mga 1 hour lang yung tinagal ko doon. And yeah. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng video na yon or dito sa card sa taas kung gusto nyo rin panoorin. And yeah, that's it. Sana naging malinaw naman yung mga explanation ko, no? And sana makatulong. And that's it for this vlog. Please don't forget to thumbs up this video if you like it. Comment lang kayo dyan sa baba kung meron kayong mga question. Try kong sagutin kung kaya ko. And yeah, see you on my next video, guys. Bye! Thank you for watching.